Sabi mo mga pulis ha. Iniyata sila. Sabi mo mga pulis ha. Iniyata sila. Patong sila rito. Well, yung gambalain namin sila at hindi picture taking lang. I think they should know already, dapat na nilang maunawaan na may bago ng gobyerno. Saka huwag kayong mag-alala, isusunod ko rito yung i-raid police station. Pwedeng nasa United Nations yung police station, pwede nasa presinto. Kaya ako nagbababala sa inyo mga pulisa. Kakapal na mukha nyo, imbis na hulihin ninyo yung illegal, pumapatong pa kayo. O, para malaman ninyo, o yung patong ninyo, ang kinukuha na nila, resibo na ng gobyerno. O yun yung pambibigay kong alawan sa inyo. Dinoble na ng Pangulo ng Bansa sweldo nyo. Binibigay ko ano yung dapat sa inyo. Pati ba naman fake ID, fake na resibo, patong pa kayo? Ano kayo, wala kayong kapatawaran? Basta ngayon, tablatalo tayo. Kalimutan tayo. Start all over again. You stop today, you stop tomorrow, you stop for lifetime. As long as I'm mayor of Manila, you stop or change your habit. I will give you that opportunity. We know you. We will find you. And you will not like it. You will not. Police Manila. Uulitin ko ha. Paulit-ulit ko na sinasabi. Police Manila. Hindi lahat. Wala na tayong maging pusong mamon. Huwag na tayong magbalat sibuyas. Basta sinasabi ko, Police Manila. Yung mga matitunong pulis, huwag nyo tutularan yung kabaro ninyo. Huwag nyo tutularan. Hindi matitigil itong nasa rekto. Sa Police Manila. Marami po ba sila? Sampu? Yes, marami sila. Sir, nakausap po po kanina yung barangay chairman. Ano po yung panag-control dito? Susunod siya na kasama. Nagpaliwanag po ba siya sa kanya sa inyo? Bakit nagpa-proliferate yung ganito? Pag ito naulit, na report sa amin na netizen, may naganap dito. Nahuli namin. Kasama na siya, pasapakat. Because of negligence. And I think this is now a commitment. Sa lahat na nagtitinda ng notebook, libro, o ano-ano tindahan dyan sa rekto, kung ayaw nyong madamay, isara namin kayo. Kung kayo ay legitimate business staff, huwag kayo magpapapasok ng pixer. Huwag kayo gagamit ng mga imprintang nag-iimprinta ng ID dahil hindi nyo yan trabaho. Trabaho ng gobyerno ang mag-issue ng ID ng gobyerno. Huwag kayo mag-iimprinta ng resibo ng gobyerno para gawin sa kawalang yan. Hindi nyo yan trabaho, hindi nyo yan negosyo. Pag yan, ginawa ninyo, wala na kayong negosyo. Remember last week? Simple naman siniyasa. Parang vendor lang yan eh. Pag inalaw mo sa hindi allowed, may kumita. Huwag ka nang lumayo. 5-5 pulis, di ba? Nasaan ang picture? O sa mga nanonood, nasaan ang picture? Nasa kalye. Ayaw, araw-araw hindi nila nakita. O meron lang silang tinitingnan sa tinititika.
meron silang pinandidilatan at pinipikitan. Kaya, start all over again. Start all over again. Panahon na masawata ang university, Recto University. Today, Tuldok. Sumigi pa kayo. Sir, first time nakita kayo ng TV na medyo mainit ang ulo. Hindi ganyan usually yung inyong demeanor eh. Bakit? Bakit hindi? Resibo ng pamalang lungsod ng Maynila. Galit na galit kayo sa politikong magnanakaw. Yung politikong magnanakaw, namumursyento lang. Ito, tinitira buong kaban. Ang maapektuhan dito, pangkalahatan. Eh kung lahat na resibo ng gobyerno ng Maynila, Pineke, ano ibibili kong paracetamol? Nag-iikaus na nga ako mamalimos sa taong bayan. May magawa lang. Ngayon, basta panahon na. Panahon na. Huwag po kayo makita. Ginawa niyo pa rin yan. Magtanong na lang kayo sa Tundo.